Magandang araw mga bata! Welcome to Grade 4 Online Class. Ako si Teacher Wilfred, ang inyong guro sa ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao. Mga bata, laganap ngayon ang sakit na COVID-19 o ang coronavirus. Kaya dapat tayo lahat ay mag-ingat. Ugaliin natin ang maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. O kaya'y gumamit ng alcohol para tayo ay protektado sa anumang uri ng sakit. Ngayon naman mga bata ay sabay-sabay tayong manalangin. O God Almighty, behold us thy loving children, offering thee today our works and studies. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, diligent to our studies, that we may merit the blessings of ourselves, our school, and our beloved country, the Philippines. Amen. Ayan mga bata, at magsisimula na tayo sa ating leksyon sa ESP o Edukasyon sa Pagpapakatao. Tayo ngayon ay nasa unang markahan, Module 4, at ang ating leksyon sa araw na ito ay sa pagtuklas ng katotohanan, may pamamaraan o pamantayan. Ang mapanuring pag-iisip ay ang hindi padalos-dalos na desisyon ng isang tao. Dapat ito ay sinusuri ng may sapat na ebidensya nang sa gayon ay mabigyang diin ang pangangatuwiran. Sa pamamagitan ng mapanuring pag-iisip, may iiwasan ang mga maling desisyon sa buhay at mabigyan ng mga pag-iingat sa kung anumang bagay o pangyayari na maaari tayong mapabilang. Ito rin ang magbibigay balanse sa kung ano ang tama at mali. Ano ang iyong dapat gawin upang matuklasan ang katotohanan? Sa module na ito, inaasahang nakapagsasagawa ng may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Ngayon ay titignan natin kung ano ang inyong nalalaman sa ating leksyon. Talatang A, tama o mali. Isulat ang tama kung wasto ang sinasaad ng pangungusap, o mali kung hindi wasto. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, ang mga bata ay wala pang kakayahang tumuklas ng katotohanan sa paligid. Pangalawa, kailangan suriin ang detalye ng mga impormasyon upang matukoy kung ito ay may katotohanan. Katlo, sa pagtuklas ng katotohanan, nakatutulong rin ang pagbabasa ng aklat. Sa letrang B, lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tamang pamamaraan sa pagtuklas ng katotohanan at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ika-apat, may natanggap ng text message si Pina tungkol sa pagkapanalo niya sa isang online game. Tuwang-tuwa siya at agad pumunta sa opisina na nakasaad sa mensahe. Ika-lima, narinig mo ang balitang may mga masasamang loob na nakasakay sa van na nangunguha ng mga bata upang ipagbili ang kanilang organs. Kinausap mo ang pulisya upang malaman ang katotohanan tungkol dito. Kaya naman, sobrang pag-iingat mo kapag nasa labas ng bahay o paaralan. Pagtuklas ng katotohanan, may pamamaraan o pamantayan. Ang isang taong nagnanais na matuklasan ang katotohanan ay kailangan may bukas na isipan. Hindi lang siya tumatanggap ng impormasyon na ibinibigay o natutuklasan niya. Nakahanda siyang mangalap ng dagdag na kaalaman upang higit na magkaroon ng linaw ang impormasyong ito. Sa madaling salita, mayroon silang sariling pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Matutulungan ka ng module na ito upang makapagsagawa ng may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Ngayon naman ay balikan natin ang ating nakaraang aralin. Sa iyong pagsasaliksik online, gumagamit ka ng internet. Sa napag-aralan mo sa naunang module, ano-ano ang dapat mong tandaan sa paggamit nito? Lagyan ng check ang mga ito.
isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sagutin ang mga katanungan. Ngayon naman mga bata ay babasa tayo ng isang talata. Okay, at ang pamagat ng ating talata ay Maling Balita. Ito ay sinulat ni Lea B. Teres. Si Ronron ay mahilig makipaglaro sa labas ng kanilang bahay. Isang araw, narinig niya sa kanilang kapitbahay na nagkukwentuhan na mayroong bagyong darating kinabukasan. Kaya, agad siyang umuwi upang ipaalam sa kaniyang nanay at tatay. Ang kaniyang nanay ay dali-daling niligpit ang kanilang mga kagamitan sa loob ng bahay. Samantalang ang kaniyang tatay ay mabilis na umakyat sa kanilang bubong upang siguraduhin hindi liparin ng malakas na hangin ang mga ito. Nagulat na lamang silang mag-ina nang may magsigawan sa labas ng kanilang bahay. Aksidente pa lang nahulog ang kanilang tatay mula sa bubungan. Dinala nila ito sa ospital at napag-alaman nilang wala naman palang katotohanan ang balita tungkol sa bagyo. Ngayon mga bata ay sagutin natin ang mga katanungan. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sagutin ito. Sagutin ang mga sumusunod na tanong at isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Mga bata, lagi nating tatandaan, sa panahon ito ng makabagong teknolohiya, higit na marami ang impormasyon maaaring malaman ng isang individual. May radyo, telebisyon, o social networking sites. Subalit, sa maraming impormasyong ito, mahalagang tuklasin kung ano ang totoo. Ito ang kailangan hanapin ng isip, ng isang mapanuring isip. Ang pagiging mapanuri ay nangangahulugang mapagsiyasat. Pinag-aaralan mabuti ang detalye ng pangyayari o isang bagay. Ang isang taong may mapanuring pag-iisip ay may tamang pamamaraan o pamantayang sinusunod upang matuklasan ang katotohanan. Ang pamantayang ito ay nagsisilbing gabay ng isang tao upang hindi madaling mapaniwala at maloko ng anumang impormasyong kumakalat. Mahalagang makagawa o makapagsagawa ka ng tamang pamamaraan o pamantayan na iyong gagamitin sa pagtuklas ng katotohanan. Ayan mga bata, lagi nating tatandaan ang mga yan. Ngayon naman mga bata ay basahin ang sitwasyon at sagutan ang mga katanungan sa ibaba nito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sa malinis na papel. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para tapusin ito. Ngayon naman mga bata ay sagutin ang mga katanungan. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para tapusin ito. Ngayon mga bata ay gagawin natin ang mga gawain. Para sa unang gawain, basahin ang sumusunod na pahayag. Bumuo ng tamang pamamaraan o pamantayan ng pagtuklas ng katotohanan. Isulat ang bilang ng pahayag sa iyong journal o kwaderno ng tamang hakbang na gagawin sa pag-alam ng katotohanan. Isulat ang bilang ng pahayag na iyong mapipili. Basahin ang sitwasyon sa ibaba. Sagutin ang tanong pagkatapos nito. Isulat ang iyong sagot sa iyong journal o kwaderno. Maraming tumatangkilik ngayon sa bagong Choco Energy Drink para sa mga bata. Nakakatalino at nakakasiglaro ito sa buong araw. Bilang isang nakatanggap ng ganitong impormasyon, alin sa tamang paraan o pamantayan ang iyong gagamitin upang matuklasan ang katotohanan ukol sa inuming ito? Ipaliwanag ang iyong sagot. Basahin ang sitwasyon. Magkakaroon ng pag-uulat tungkol sa iyong barangay sa loob ng klase. Ang bawat isa ay inatasang magbabahagi. Dahil dito, ano ang iyong dapat gawin upang makakuha ng tamang impormasyon tungkol sa iyong barangay? Isulat ang iyong napiling sagot sa iyong kwaderno.
Eh, yung mga bata, ititingnan naman natin kung ano ang yung tunan sa ating leksyon. Lagyan ng check kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng tamang pamamaraan sa pagtuklas ng katotohanan. At X naman kung hindi, isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, nagbakas ng si Pia sa probinsya. Kinuwento ng kanyang tiyo na maraming aswang sa lugar nila. Takot na takot si Pia dahil naniwala agad siya dito. Pangalawa, binigyan si Beng ng kaniyang matalik na kaibigan ng isang sachet ng Wonder Juice. Sinabihan siya na inumin ito upang tumalino siya. Kinuwento niya sa kaniyang ina ang tungkol dito. Nagsaliksik siya subalit wala siyang makitang impormasyon tungkol dito. Kaya naman, itinapon niya na lamang ito. Ikatlo, sinabihan ka ng iyong kapitbahay na suspindido ang pasok buong linggo dahil sa paparating na bagyo. Sumangguni ka muna sa iyong guro kung ito ay totoo. Ang sabi niya, Huwebes at Biyernes lamang ang walang pasok. Kaapat, may naglalako ng alahas sa lugar ninyo. Ang sabi ng tindera, tunay ang ginto. Tunay na ginto ang kaniyang binibenta, kaya naman may kamahalan ito. Nawili ang nanay mo kaya bumili siya kahit sinabihan mong huwag agad maniwala dito. Ikalima, ikinuwento ng kaibigan ni Dan sa kanya na magnanakaw ang tatay ng isa nilang kamag-aral. Kaya naman, hindi niya ito pinapansin. Para naman sa ating karagdagang gawain na magsisilbing performance task ng online asynchronous class, gawin ito. Ano ang kabutihang na idudulot kung isasagawa ang mapunuring pag-iisip sa tamang pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan? Isulat ang sagot sa iyong kwaderno o sa isang malinis na papel. Ayan mga bata, lagi nating tatandaan na mayroong pamamaraan o pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan. Isipin natin, ito ba ay nakakabuti sa akin? Ito rin ba ay nakakabuti para sa mga taong nakapaligid sa atin? Yan dapat ay pag-isipan nating mabuti. Muli, ako si Teacher Wilfred, ang inyong guro sa ESP o edukasyon sa pagpapakatao. Hanggang sa muli mga bata, paalam!